Isang araw sa buhay, isang araw ay ibigay. Magsanay lang numamay, isang araw kasambaha. Ating paglingkuran, nangangailangan, isang araw lang. Let's give a helping hand. Lahat ay papasang, lahat ay tutuwang. Okay gangga, isang araw mo ay ipahiram. Isang araw sa buhay, isang araw ay iligay. Magsanay na tumamay, isang araw kasambahay. Isang araw sa buhay, isang araw ay iligay. Magsanay na tumamay, isang araw kasambahay. Ang mga pagmimilagro nawawala, mga pondo o himala o naglaho, nadispalko na engkanto, proyekto ay nagmumulto. Itong si Padre Damaso, nagmilagro sa kumbento, pinasayaw sa ubando. Asawa ni Kapteng Tiago, yaya Isabel ay lumobong. Inquisisyon ng Romano, Eresi Galileo, si Galileo na oblo. Dahil bilo daw ang mundo, sabi ng Papa Flacito, dun sa lalo maritiro, laging nando si Antonio, nag-aabang kay Porquito. Mula Lunes hanggang Biyernes, ang biktima ay si Porquito. Mabigat yung kondom, Mari. Parang... condom use, okay, in AIDS fight. Ang sabi na... Sino may sabi niya? Moralization. Sinabi ng Papa, ano naman? Sabi ng Papa. Masahin ko lang. Sinabi malaman, parang kontra-kontra. Kontra-kontra talaga, Mari. Idea. AIDS fight lang naman ang kanilang pangkarin. Prevention. Pero... Prevention. Lumalabas, pwedeng gamitin ng kondom para makaiwas doon sa sakit. Pero hindi na tolerate mo naman ng intercourse. Tsaka parang lalabas doon. Ba't ka gagamit ng kondom kung ang kakatalikin mo naman, asawa mo? Oo. Di parang lalabas doon, kahit di mo asawa, pwede. Basta mag-kondom pa lang. Tama yun. Pagka yung asawa, huwag mong gagamitan. Anong gagamitan? Ano nang ibig sabihin ko? Yung hindi mo asawa. Ayun. Hindi pa naman ako tapos. Hindi pa tapos ang laban. Sabi naman ng Papa dyan, para daw yan sa male prostitute lang. For safety measure. Tinotolerate nila ang prostitution, ganun ba? Ano yun, nagugulo si Karen na si Annie. Sinabi sa, ano, sa Biblia, to the Lord and multiply. Ano? Ano po ito? Patapot ang guto ron. Ano ba ang sabi, Teddy Bean? Basta. And multiply. Pero dati yun. Ngayon, hindi na pwede yun. Kasi marami ng tao. Ayun. Ano na, Annie? Eh bakit naman ang China, todo-todo, ang tao, ang dami. Dams lang pera. Sabi nga ni, ang bigat pala ng ano natin dyan, relasyon natin, trade relations natin. China? China. Bakit? Alam mo kung magkano? Nagbabayad sila ng tax? Ang total trade between the two countries ay umabot ng 32.43 billion dollars. Wow!
Ha? Noong nakaraang taon ay inabot ng 30 billion. Noong 2007 pala. Wow! Eh, isipin mo yan sa relasyon natin. Ang dami natin palang kahit pa paano negosyo rito sa China. 30 billion. Eh, di ba halos lahat naman ni China na? Kaya nga, sinasabi ni Angara na kayahin natin ang China. O kaya, maganda itong salita ni... Angara. Oh, ni Angara. How? Ito, yung affair na pinunta niya. Alam mo, madali magsalita ka rin eh. Has to do with industrial manufacturers from China. Ibig sabihin, industrial. Eh, problema nga sa labor eh. Mahal eh. Hindi natin problema yun. Sinasabi ko para maging self-reliant tayo. Kung mag-blueprint si Pinoy, dapat may kinalaman. Hindi po pwede sa OFW sa ASA. Dapat ay sa agraryo at saka sa industriya para maging self-reliant ka at hindi maging palaasa. Diba? Eh, may aral din itong si Angara. Angara, itong sinabi ni Angara rito. Maganda yan. Diba? Magara. Maganda. Maganda yan. Kung masusunod dyan, Karimi. Eh, kung wala boses lang, wala namang power, walang mangyayari sa atin. Basta political will lang yan lahat. Eh, punta tayo sa 5. Parang ang daling sabihin ng political will, no? Parang pero, common sense. Pero pagka nandiyan na yan, eh. Parang common sense, which is very uncommon. Diba? Totoo. Ito, Bet. May babala. Yan, warning po, mag-ingat sa pagsali kung saang-saang relihiyon. Ito dahil 27 bata at 30 matatanda ang nailigtas sa isang 8-level underground bunker na pag-aari po ng isang Islam sect sa bahagi po ng Western Russia. Ayon sa Russian authorities, ilan sa mga kabataang nailigtas ay 20 doon na isinilang. Doon na isinilang. O doon na isinilang at hindi man lamang nasisinaga ng sikat ng araw. Wow. Matatagpuan po sa loob ng underground ang mga selda kung saan dito sila nagsisiksikan at walang maayos na ventilasyon. Tinatayang nasa halos 10 taon o isang dekada na silang nakakulong doon. Illegal at subject for demolition ang nasa 700 square meters underground na pag-aari ng grupo na pinangungunahan ni Satarov. Paano pronunciation, Karen? Satarov. F o V? Satarov. Pagka babae, Rov. Pagka lalaki, Rov. Na siya rin kinikilalang propeta ng kanilang samahan. Sa kasalukuyan, nasa pangangalaga na po ng mga health workers at ilang espesyalista sa Russia ang mga bata upang masuri ang kanilang mga kalagayan. Nahaharap naman sa paglabag ng karapatang pambata ang leader at ilang miyembro ng naturang samahan. Grabe! Russia? That's in Russia. Underground. Pero Islam, isa lang yung patungkol doon. Dyan sa Russia. Iba-iba. Nakita mo yung pussy band, diba? Yung pinagtanggol ni Madonna. Diba? Parang... Kamuntik siyang kwan. Hindi daw nirespeto ang Orthodox religion sa Russia. At dahil yan, ang daming riot na nangyari, protesta, at isa sa mga dinakip ay si Kasparov. Kasparov? Yes. Bakit? Oo, si Kasparov. Yun, ah. Gary. Yung magaling si Gary Kasparov. Yung magaling sa espadahan. Espadahan ba yun, Noches? Yes. Number one grandmaster. Papahuli kita sa general. Kalaman ni Fisher. Kaya si Bobby Fisher, umalis dyan sa larangan ng Ahedre. Dahil nga doon sa rules na ibig niyang palitan sa pakikipaglaban niya kay Gary Kasparov. Kasi gusto ni Fisher, taon-taon, i-depende yung championship. Ang Russia ang ginagawa every 3 years. Para at least hindi siya mapalitan. Tapos ang FIDE, masyadong hawak ng Russia. Parang Olympic. Oo, dapat lahat involved. Kamukha ni Florencio noon, naging presidente noon. Kampumanes. Kasi yan eh, yun ang inilaban niya ni Bobby Fischer. Bobby.
Yearly. Kaya ito, ano yan? Yearly ang kailangan. Ayan, may bago pong discovering swine flu virus sa US. Nakaapekto sa mahigit 100 tao. Tumaas ang bilang ng mga taong apektado ng bagong na-discovering swine flu sa Estados Unidos. Sinasabing ang bagong swine flu na tinawag na H3N2V ay hindi naman gaanong kadelikado kagaya ng regular flu, ngunit madali nitong maapektuhan ang mga bata. Ayon sa US Centers for Disease Control and Prevention, maaaring makuha ng isang tao ang sakit na ito sa pamamagitan ng direct contact sa isang infected na baboy at hindi sa pagkain ng karni nito. Ilang sintomas na makikita kapag isang tao ay tinamaan po ng swine flu ay ang sumusunod: mataas na lagnat, pananamlay at walang ganang kumain, sinisipon at masakit ang lalamunan, pag-ubo, pagsusuka at diarrhea. Sa ngayon ay umabot na po sa 113 katao ang naiulat na naapektuhan ng nasabing virus sa Indiana. 3 po sa Ohio at 1 naman po sa Hawaii at Illinois. Matatanda ang taong 2009, nagkaroon po ng epidemya ng H1N1 swine flu virus sa kanilang bansa na may 12,000 na tao ang naiulat na namatay. Hindi mo ba suot ka rin eh? Baka gimmick. Bago na naman virus. Hindi mo sinuot? Bibigay ko sa iyo yung lyrics ng My World is Getting Smaller Every Day. So, lagi ko niyayari ka ng Amerika para ibenta na naman yung mga swan. Di ba dati H1N1 lang? Ngayon H3 na. May bakuna na namang hihintusot yan. H3N2V. Ang dami ng bakuna eh. Kandakuba na yung mga magulang eh. Mahala. Wala na mga bakuna ngayon na ibinibigay sa bata. Ang dami. Magkano? Ano 3,000? Meron tigpo. 4,000, 5,000. Kasi meron na sila yung mga 6-in-1, 5-in-1. Ilan niya. Madami yun, Karen. May mga booster pa yun. Antipolyo. Tapos after ilang taon, may booster pa. Papatak lang? Yun yung bakuna na. Kasi bakuna rin yun. BCG bakuna. Hindi naman Como bakuna, eh sasaksakan ka. Hindi injectable preparation. Bakit na yung oral? Oral. Eh, bakuna na yun. Bakuna pa rin yun. Vaccine. Oral. Polio. Meron kasi yung sabi ni Don pinapatak na sa tila. At yung mga vaccine yan, hindi sa mga center lang na pwede libre. O hindi lahat available sa center. So kailangan kung... Punta sa private. Yung pidya mo, sa pidya mo talaga at ang mamahal. Pabigat yung mga pediatrician, talaga i-re-require yung anak mong saring-saring. Kasi may ano yan, may baby book. May baby book. Ito, 20 pa to. Pagbibigay ng antibiotics sa mga sanggol, isa umano sa mga sanhi ng obesity sa mga bata sa US. Isang pag-aaral naman ang sinagawa ng, ba't nagre-react ka? Sinagawa ng mga scientipiko sa New York, kaugnay ng obesity sa mga bata sa Amerika. Batay sa naging pag-aaral, ang pagbibigay umano ng antibiotics sa mga sanggol na may 6 na buwan pababa ay maaaring maging sanhi ng sobrang pagtaba ng isang bata. Ang exposure umano ng antibiotics sa murang edad ng bata ay maaaring maging sanhi ng pagkamatay ng healthy bacteria na tumutulong upang i-absorb ng ating mga katawan ang mga nutrients at mapanatili ang malusog na pangangatawan. Ito hindi ko magamit. Alin? Yung pronunciation sa Antibiotic. Biogas. Pangit. Hindi naman. Kagaya ng diabetes. Diabetes. But, diabetic. Noun yung diabetes. Pero pag ginamit mong adjective, gagawin mong diabetic. Yung kanina, Illinois. Ano dapat? Ewan ko kung hanggang ngayon yung batas ay umiiral pa ron. Saan? Sa Illinois? Pag-UI. O umiiral pa na pagka lalaki, master. Yun, Luis Louie. Master? Ah, master ang tawag. Yung ginagamit nila. Ewan ko kung hanggang ngayon sa Illinois. Ganun pa rin gamit. Nalabas, Master F. Ano? Master F. Master F. Ah,
Pero usually, maestro. Maestro music. Alam mo, marami tayong mahala. Pinigula ko yun nung araw yun. Oo. Maestro. Eh, yung padrino. Ayan. Ayan. Si Efren ba nakakasama mo? Godfather. Efren, yes. Efren Bata. Ah, Efren Bata. Hindi, Pac-Norse naman yun. Pac-Norse lang yun. Padrino. Pule, no? Pule. Itong muli sanang pinigula ko. Kasama ko ito si Manny. Kaya lang, na-disgrasya na ako talaga. Ilibig ito ka rin eh. Bumago lang eh. Oo nga eh. Pwede matuloy. Para magka-movie kayo. Ibigay ko na yung ano. Dating Manny. Ngayon, bagong para sa ito. Pero ang pinatunayan pala, na ang pinaka-safe at pinaka-matinding tranquilizer. Tranquil. Ha? Madali pang magpatulog o parang sleeping pills, eh, talon-talo ang volume. Ano nga? Sex. Ano? Madaling magpatulog? Oh, sa research. Pala lagi kayo tulog. Sa research, ha? Kanyon. Sa research, ha? Science. Kaya pala kayong dalawin doon, lagi tulog, ano? Scientific. Tama yun na. This is the right pronunciation. Tranquilizer. Kaya sabi eh. Tranquilizer. Kaya kadalasan ng babae sinasabi sa lalaki. Tulog lang. Ako, ikaw, napupunan ko, ginagawa mo lang ako sleeping pills eh. Sabi sa'yo ng babae? Wala akong madamang pagmamahal sa'yo. Sleeping pills ang tawag nga. Sabi sa'yo ng telema? Pag-ibig mong magpantok. Chief Supreme. Kung ano-ano pinaggagawa mong kalokohan. Tranquilize. Ano ka? Sleeping pills mo ako? Hanip naman. May natin, no? A state law in Illinois mandates that all bachelors should be called master. Not bachelors pa na. Addressed by their female counterparts. Nakita mo, iba. Master. Meron pa rin male chauvinist. Pig. Oo. Male chauvinism. Pig. Diba? Pero ito yeah, ako sigurado kung lalaki ito. Oo naman. Oo. Diba? Dahil dapat ito serba. Eh serbo, lalaki, diba? Pero ito magaling ito, ha? Panauin ni kuya, pero dito i-standby, ano? Get well soon, kasama, kuya. Makakausap natin si Chief Superintendent Generoso Serbo Jr., ang tagapagsalita ng Philippine National Police. Pero sa pagbabalik pa po ng Good Morning, get it straight pagbalik natin. Get it straight namin. Pagbalik at Jimmy Reyes ng Kamay Kainan. Ito Betty Rulioda. Medyo intayin mo kami. Si Clara Herrera, intayin mo. The Betty! Betty's Body Form. Adlon. Lokal ng Marilao. Mabalabigo! Good Morning!